Why am I still here and waiting for us to happen? Cause you never wanted everything I loved about you. I probably am. Hello, mga babes. Ayan, good day sa inyo lahat. Kung saan man kayong sulok ng mundo, magandang araw. This is it, Pansit, mga babes. Ayan, uuwi na ako ng Pilipinas after 5 years na hindi ako nakauwi dahil sa pandemic. At maraming salamat sa pamilya na aking pinaglingkuran na itinuring akong hindi iba. Maraming salamat sa inyo, sa second family ko dito. Itong daan na to, last ko nang madadaanan sa ngayon. At ha, maraming memories, iyak, tawa, maraming luha, sakripisyo, hirap. Pero that's life. Destiny nga, sabi ng aking amo. Destiny dahil nakarating ako dito. Destiny dahil naging member ako ng kanilang pamilya. At destiny para umuwi ako ng Pilipinas sa aking mga anak. So maraming salamat sa kanila dahil hindi nila ako itinuring na iba. At minahal din nila ako na parang kanilang mga kapatid at nanay sa aking mga alaga. Nalulungkot lang ako sa alaga kong si Nana at si Dahomi dahil wala silang kaalam-alam na uwi na ako. Pinatulog ko muna sila bago ako umalis kasi ayokong umiyak sa harap nila. Ayokong makitang umiyak sila na paalis na ako. Kaya naman nag-decide ako na umalis nang hindi nila alam. Hindi ko rin lang din alam kung kakayanin ko makipag-video call sa kanila. Siguro take a time muna bago ako makipag-video call sa kanila at makausap. Dahil ang iniisip ko is baka mag-iyakan lang kami. At syempre alam kong mamimiss nila ako at mamimiss ko rin sila. So ayun na nga mga babes, nasa airport na kami. Ipapart niya lang ng amo ko yung kanya sasakyan. At kasama ko si Madam, si Sir, si Joanne, ang aking kapatid, at si Lulu na kanyang alaga. Andito na nga kami sa airport mga babes niya at syempre, nauna yung aking mga amo. Mabigat man sa loob pero masaya ako dahil makaka-uwi na ako at least in 5 years na hindi ako naka-uwi dahil sa pandemic. At 7 years din ako naglingkod sa kanila. Straight na 7 years kaya naman napamahal na ako sa mga alaga ko. So sorry to the homie and Nana, I'm sorry because I didn't tell you that I'm going back to the Philippines. Alam niyo ba mga babes na yung aking alagang lalaki is ang sabi niya hindi daw ako ile-let go ng baba niya because they love me. But it's hard to explain to them na kailangan ko umuwi ng Philippines for my kids also. So naiiyak na ako pero okay lang, maiintindihan nila yon at matatanggap nila na mawawala na si Ma'am Michelle sa kanila. Not totally mawawala, makikipag-communication pa naman ako, otherwise na ganito yung naging decision ni Ma'am Michelle sa kanila. Ganda mo dito, Tay. I'm so scared that I didn't... Take up mo yun, ah. Sabi nga ng aking kapatid, picture mo na daw ako. So, ayun naman, pagbigyan na lang natin. Ayan, post muna ang lola mo. Dapat talaga may handle to. So, andito na nga kami na hanap na namin yung aking check-in area, yung aking airlines. Kung saan ako mag-check-in ng aking mga bagahe. Ayan, ayun yung amo kong lalaki, yung naka-denim na tube. Ayan siya. Hanap-hanap kami at sobrang laki ng airport dito sa Jeddah, mga Bebsi. This is the B. What? B? B1? D? Ah, D. Letter D, madam. Yeah, I get it!
So, ayun na nga, paikot-ikot kami at hinahanap nga namin yung aking check-in area. At itong aling maliit, takbo ng takbo at tuwang-tuwa dahil ang laki-laki daw ng kanyang playground. At syempre, yan, hindi niya alam na alis na si Ma Michelle niya. Akala niya is na Mama Michelle lang kami dito. No, Shreya, baby. You still, Yan, pupunta po kami sa D1. Ah, ito nga, D1. Haba ng pila. Ma'am, habibi. Where is your gate? No. Dulo, ma'am. Thank you, sir, dulo. Are you happy? Happy na siya. Pabalik na siya ng Pinas. So, finally mga Bebsi, ayan, nakita na namin yung aking check-in area. At lucky naman ako dahil walang mga nakapila. Ako lang yung mag-check-in. So, good luck naman talaga kung ma-over baggage ako. At hindi ako sure sa timbangan dun sa bahay namin. Tinambang ko naman siya pero I'm not sure kung tama ba naman or sakto. Yan nga, binigay ko na yung mga papers ko, passport at kung ano-ano pa. Then, titimbangin na natin yung mga maleta na yan maya-maya. Ano yun, Tay? Vaccine. This is it? Yan na. Pa-check-in na siya. Pasok yan. Twenty. Pasok. Dali mo na dyan, dyan mo na lang yan. Travel. Pasok naman yun ha. No, siya ala no. Lulu. Lulu, halika abi. Goodbye.
See you after. See you in Phoenix. I don't know where. After 1 year, Madame? Yes, after 1 year. Next year. No, you want to play with she. Ah, she. I got you. Lulu, Shupi, shut down. Bye, sister. Bye. Wala na akong kaway dito. Wala na iinit na ulo dito. Nako naman. Pag naboring ka sa Pinas, vacation ka na lang. Matagal ka dito. Yan. Bye-bye na talaga. This is it. Ayan na, papunta na si Dawn. After nga ng ating checking ng mga bagahe, mga bebs, ayan, kumiss na ako kay Aling Maliit. Last kiss na sa kanya yan, mga bebs. At papasok na ako sa loob sa may immigration area. At syempre, last kaway sa aking mga amo at say goodbye sa kanilang lahat. Magpakabait kayo. Lalo na ang aking kapatid, magpakabait ka dyan. Buha ka. Charot. Bye, Mama Shen. See you in camp. See you in camp. Bye, Mama Shen. Na bye. Why? Bye-bye na. Uyo si Mami Shell later, okay? Okay. Goodbye. Yala ka. Hilata. Kalas. Si Mami Shell later. Okay? Okay? Here we go. You want to go? You go to Mami Shell? You go to Mami Shell? Huh? Gulibay na, Mami Shell. No! Yeah, Mami Shell is there. No, you can't go there. You can't go there. We call Mami Shell later, okay? No. Oh, your head. Ayun na nga, nag-train na nga ako papunta sa aking gate kung saan nandoon yung aking airlines. Nasasakyan from Jeddah to Oman. So, napakalaki ng airport na to kaya kailangan mag-train. Diba? Napaka-social ng Jeddah Airport. Ganda. Actually, nawawala ako. So, sobrang laki ng airport na to. Hindi ko na alam kung nasaan ako kasi sumusunod lang ako, susunod nila kung saan ako pupunta. Sumakay parang train. Kaya sobrang nahihirapan ako hanapin yung gate ko. Tapos na ako mag-check-in. Hinahanap ko na lang yung gate ko. So, nakikisabay na lang ako sa mga tao dito. Ay, sana mahanap ko. Mahaba pa naman yung oras na antay natin. So, good luck sa akin. Ayan. Marami-rami naman kami. Kaya, kung mawala ako good luck na lang. So, mukhang dito na to. Nandito na ako. Hi.
Tatanggapin ko na lang yung gate ko. At may duty free pa dito. Ayan. Ayan, nandito na ako. So, ayan yung aking Oman Airline. So, dito na to. Hanapin na lang natin. Nasa duty free na ako. So, maghaharap na lang tayo na. See you! Ayan na, nakita ko na yung A44. Sa bakas, nakita ko din. Hi. Mukhang wala akong makakasabay na mga Pilipino. Diyos mo, ya marimar, puro mga Muslim to. So, good luck sa akin, guys. Hanap tayo ng upuan. Tara. Can I sit there? Still waiting pa nga din mga Bebsi sa ating boarding. Kaya naman, nag-decide akong bumili ng kape. At ayan, nagkakape pa nga ako. At ayan, nagpapakita ang lola mo. Dahil gandang-ganda sa sarili niya. Charot! Ayan na nga mga Bebsi, boarding na tayo. Papasok na tayo sa aeroplano. At syempre, ang ating flight is Jeddah to Oman. And then, ang aking connecting flight is Oman to Philippines. Sad to say, ayan na nga, yung connecting flight ko, it's tomorrow pa na tanghali sa Oman. So, it means halos 23 hours ako nando doon sa loob ng airport, mga Bebs. Good luck naman sa akin kung ano magaganap doon. At ano mangyayari sa akin doon habang nag-aantay ng connecting flight kinabukasan. Ayan, dahil yung flight ko dito ay 3 hours lang mula Jeddah to Oman. Then tomorrow, ayan, nagpapakita ng lola mo, nag-explain. Sasalita ako, wala pala akong audio, diba? Syunga-syunga lang. So, ang sabi ko dyan is, darating ako dun sa Oman ng 11 ng tanghali. Then tomorrow na 11 din, ang aking flight papuntang Philippines. So, halos isang araw akong nasa loob ng airport lang ng Oman. So, good luck talaga sa akin mga Bebsi. Ayan. So, malapit na kami mag-take off. Paalis na kami. Ayan. Dito na ako sa unod. At sa window po ako. Ayun na nga, antay na lang ng take-off mga Bebsi. Buti na lang may TV at may headset dito. Malilibang tayo habang nasa flight tayo. Ayun na nga mga Bebsi. Pa-take-off na tayo. At bye Jeddah, bye Saudi. Thank you sa mga memories ng aking babaunin pauwi ng Pilipinas. At thank you God dahil hindi mo ako pinabayaan dito sa bansang aking pinagtrabahuan. And thank you, sana makauwi ako na ligtas at safe sa aking flight. So, see you next time mga Bebsi. This is it muna. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share na din sa aking YouTube channel, Elisa Vlog. Baboon!